Happy New Year! Tapos na ang isa sa pinakamagastos na season ng taon. Pero may natira pa ba sa 13th month pay mo? O napasobra ka ba sa gastos at nagkautang pa? Kung wala kang idea kung saan napunta ang pera mo nung Pasko at New Year, para sa'yo ang video na to. Sa video na to, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang nagastos natin nung Pasko at New Year. I'll also give you tips kung paano mo mapaghahandaan financially ang susunod na holiday season para maiwasan ang paggastos ng sobra at maging merry and stress-free ang ating next Christmas and New Year celebration. Here are the 3 R's of holiday budgeting: review, reflect, and reset. Let's start with number 1, which is review. Dito natin titingnan kung ano-ano nga ba ang mga naging expenses natin nung holidays. For sure, magkakaiba ang expenses natin, kaya I suggest na ilista mo lang kung ano talaga ang pinagkagastosan mo. Sample categories lang ito, pero pwede mong gawing guide. Magkano ba ang nagastos mo sa decor? Bumili ka ba ng bago o wala kang ginastos dahil okay pa naman ang luma? Sa gifts, sino-sino ang mga binigyan mo ng regalo? Magkano ang nagastos mo per person, whether cash gifts or bumili ka ng gamit o bagay, toys na pangregalo? Magkano sa tingin mo ang nagastos mo sa mga pinangregalo mo? Kung hindi mo maalala lahat, check mo yung mga receipts mo kung meron pa or your transactions online, baka sa Shopee or Lazada mo pinamili yung mga pinangregalo mo. Check mo din yung mga transactions mo sa GCash or online banking accounts mo kasi baka pina-fund transfer mo lang ang mga pamasko. Kung hindi mo talaga maalala lahat, it's alright. Estimate mo na lang kung magkano ang napamigay mo for your gifts. Next, magkano ang nagastos mo para sa sarili mo? Bumili ka ba ng bagong cellphone, sapatos o bag? Or pinamper mo ang sarili mo sa spa or somewhere? There's nothing wrong with that. Basta ilista mo lang kung magkano ang nagastos mo for yourself. Next naman is food. Ikaw ba ang gumastos para sa Noche Buena or Media Noche? O nag-ambag ka lang? Magkano ang nagastos mo for food? And finally, for travel or outing, lumabas ba kayo ng family mo? Nag-mall, kumain sa labas, out of town, or maybe out of the country? Magkano ang nagastos mo? Isama mo na din yung mga nagastos mo sa pag-attend ng Christmas parties or anumang gatherings. Kung meron pang ibang expenses na wala dito, feel free to add them to your list. After that, get the total amount of your holiday expenses. Sa sample budget natin dito, decor, $5,000, gifts, $10,000, personal, $25,000, maybe you bought a new cellphone or a new gadget, kung ano man yan. And for food, let's say nag-ambag ng 5,000 pesos. And for travel, 5,000 pesos din. So ang naging total expenses sa sample budget natin dito is 50,000 pesos. Again, this is just a sample budget and I suggest na ilista mo to ngayon para alam mo din kung magkano ang nagastos mo ng Pasko at New Year. Make sure to list down every single expenditure kung kaya at kung maaalala mo pa. Because the more accurate your list, the better you'll understand your spending habits. The second R is reflect. Tingnan mo ulit yung holiday expenses mo. Did you overspend or did you underspend? What went well and what can be improved? Happy ka ba sa mga naging purchases mo for yourself? Wala ka bang pinagsisisihan? Sa mga napamigay mong regalo, may nagreklamo ba dahil hindi kontento sa binigay mo? Meron ka bang hindi naregaluhan at nangako ka na sa susunod, bibigyan mo ng magandang regalo? Be honest with yourself here. This isn't about feeling guilty. It's about understanding and learning. Para sa susunod na holidays, maplano mo na ng mas maaga ang mga pagkakagastosan mo. The third R is reset. Na-review mo na ang mga expenses mo nung nagdaang Pasko at New Year at nakapag-reflect ka na din. Ngayon naman, gawa na tayo ng plano para sa susunod na holidays. To do this, isulat mo ang budget mo for each category. Halimbawa, for decor, 0 kasi balak mong gamitin yung mga old decor nyo. And for gifts,
10,000, personal 10,000, food 10,000, and you want to splurge this time for travel with your family, and you are setting aside or you want to budget 30,000 pesos for this. So ang total na holiday budget mo for 2024 is 60,000 pesos. Sample lang po ito. Now ask yourself this. Saan ba manggagaling yung 60,000 na ipangpupondo mo para sa holiday expenses mo? Sa Christmas bonus ba or 13th month pay? Or maybe you want to consider setting up a sinking fund. To set up a sinking fund, simply take the total amount of your holiday budget, divide it by the number of months left until the holiday season, and that's how much you need to save per month. I have two options here for your holiday sinking fund. Option 1, yung 60,000 mo, i-divide mo by 12 months. So, ang kailangan mong i-save per month is 5,000 pesos. Kung medyo malaki at mabigat yan para sa'yo, pwede mong i-consider yung second option. So, if you are expecting na medyo malaki naman ang marireceive mong 13th month pay or bonus, you can set aside 30,000 pesos for your holiday expenses. And the remaining 30,000 pesos, i-divide mo by 12 months, that's 2,500 ang kailangan mong i-save per month. Hindi na masyadong mabigat, di ba? Pero kung meron pa kayong ibang naiisip na paraan para ma-fund ang iyong holiday expenses, feel free to do it. In fact, pwede ka lang humanap ng side hustle that will generate 5,000 pesos per month, maybe online selling or freelancing or any small business. Feel free to explore your options kung talagang gusto mong magkaroon ng ganitong budget for your holiday expenses. Kung limited naman ng budget o may mas importanteng pinaglalaanan sa Pasko or sa New Year, you can start saving kahit 500 pesos lang per month. After 12 months, may 6,000 pesos ka ng pang Noche Buena or pandagdag sa mga pangregalo or iba pang gastusin sa Pasko at New Year. Hindi na masama yun, di ba? 6,000 may be small but it's better than nothing. Huwag mong antayin mag-December bago ka mag-isip ng paraan para sa holiday expenses. The earlier you plan and save, the better. Kaya habang fresh pa ang mga alaala ng Paskong nagdaan, gawin nyo na tong 3R. Review, reflect, and reset. Para maging merry and stress-free ang susunod na holiday season natin. But don't forget, Jesus is the reason for the season. For more budgeting tips and resources, check out the links on the screen. Thank you for watching and happy budgeting!